higit 100 buntis sa Ibaan, Batangas na handugan ng libreng ultrasound. Samantala, lactation facility sa isang paaralan sa Lucena City, Quezon, pinasinayaan. Pasilidad, maaaring gamitin ng mga guro at magulang. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Nasa mahigit 100 mga buntis ang dumalo sa libreng ultrasound na handog ng Knights of Columbus at ng Archdiocesan Shrine and Parish of St. James the Greater sa Ibaan, Batangas. Mula pa raw 2018 nang isagawa ng simbahan at ng organisasyon ang kanilang programa. Natigil lamang ito nang magkaroon ng pandemya. Ang Knights of Columbus kasi ay tumutulong sa lahat ng mga nagdadalang tao, sa mga bata at saka sa matatanda. So, lalo namin napaprotektahan ang ating mga kababayan at lalo-lalo na ang kanilang dinadala sa loob ng kanilang pinapupunan. Laking ginhawa naman daw na maituturing ang libreng ultrasound para sa 7 buwang buntis na si Rowena. Malaking malaki ito kasi maka-minus ka na mabay sa ultrasound. Ito pong proyekto nito, tinutuloy-tuloy namin hanggang sila ay may kasal kasi marami dito sa atin na hindi sila kasal, may libreng mass wedding din. Ito, itutuloy namin sa Binyagan. Sa Lucena City, Quezon, binuksan na ang lactation facility sa Lucena West 1 Elementary School. Paraan umano ito para matulungan ang mga guro at mga magulang na nagpapa-breastfeed ng kanilang mga supling. May breast pump, mga botelya, pati fridge kung saan pwedeng iwan ang makokolektang gatas. Para sa pamunuan ng paaralan, pagsuporta ito sa umiiral na Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009. Meron kami mga guro na kakapanganak lang. So, they can go to our lactation room para may breast pump doon. Na ano ay may breast pump na nakahanda doon, may lalagyan, nilat kami doon. Sa mga mothers naman dito na magulang, mga baby pa, ini-encourage namin na pwedeng doon sila magpa-bebe. Daan daw ito para mas mapalakas ang kanilang gender and development program, gayon din ang kampanya sa pagsusulong ng breastfeeding. Sa Mimaropa naman, full force ang kapulisan ng Mimaropa matapos ilunsad ang tree planting activity sa rehiyon. Target umano nilang makapagtanim ng 1,000,000 puno bago matapos ang taong 2022. Ayon sa Mimaropa PNP, mahigit 700,000 puno na ang kanilang naitanim. Samantala, mula Enero hanggang Agosto ngayong taon, nakapagtala naman ang PRO Mimaropa ng kabuoang 215 police operations na nagresulta sa pagka-aresto ng 216 na personalidad. Nakumpiska sa mga nahuli ang mahigit 40,000 sari-saring tabla na nagkakahalaga ng nasa 2,000,000 piso. Ang pagtatanim ng mga puno ay isang mabisang paraan upang mapigilan ang mga pagbaha at landslides tuwing may sakuna o bagyo. At ganun din ang masamang epekto ng pagbabago ng klima sa buong mundo. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante. Balitang Southern Tagalog.